Magandang umaga po. Sige po, bago tayo magtuloy sa ating pakiring salita ng Diyos, mag-declare muna tayo ano po yung tulad ng ating ginagawa. Pag may pananampalataya, lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon, ibilib mangyari po sa buhay natin to. Sige po, kamay sa dibdib. The rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa pitong katabi mo, pinagpala ka na ni Lord. Sige po, pitong katabi mo, pinagpala ka na ng Diyos. Ayan, sige po, magandang umaga. Hanap po kayo ng upuan nyo na kayo po ay magiging komportable. Ano po? So, tuloy po tayo sa series natin, no? Patungkol po sa pag-ibig ng Diyos, the love of God, no po, na alam ko po napakahalaga na bilang isang anak ng Diyos, maintindihan po natin yung kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi actually, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi natin naunawaan ito. Ako nga, hindi ko rin ito naiintindihan. Nung ako po ay katagpuin lang ng Lord, naiintindihan ko yung pag-ibig ng Diyos. No? At ang sarap palang maintindihan, maunawaan, na mahal ka ng Panginoon. Kasi po maraming tao alam naman nila, mahal sila ni Lord eh. Ang problema, hindi po ito naiintindihan at hindi po ito nararanasan. So ang layunin po ng ating series about the love of God ay patuloy po nating maunawaan yung kadakilaan, yung kalaliman, kataasan, kahabaan at kalawakan ng pag-ibig po ni Kristo. Actually po, sabi po ganoon, sa mundo, ang tanong lagi, ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? No? Nahirapang sagutin ng mga tao noon pa man ang ibig sabihin nito. Noon pong panahon ng mga Griego, mga minamahal ko, ang love ay konsepto na pinag-iisipan ng mga history's most famous philosophers, no? Kasama na rito sila Plato at Aristotle. Ito yung mga thinker, no? Yung magagaling na mga tao noon na pinag-isipan po nila kung ano po bang ibig sabihin ng patungkol po ng pag-ibig, no po? At kadalasan, ini-equate po nila yung pag-ibig na nararanasan po ng tao, no? At mula po doon, sila po ay nagko-conclude. Dito po, sa Greek po, noong unang panahon, may walong tawag dito patungkol sa pagmamahal na inilalarawan po nila sa tao. No, ilan po ito? No, anak, pwede bang sa ano natin? Ang topic po natin, katotohanan tungkol po sa pag-ibig, no? The truth about love, no? Pag-usapan po natin 'to. Although na hindi po February ngayon, pero ako naniniwala ko ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Amen. No? Ang pag-ibig po ng Lord, ito po'y sariwa sa bawat umaga ng buhay po natin. Kaya kinakanta natin ng kanina po yung pinaawit ni Pastora Alicia, The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi po ito nagsisis, mga minamahal ko. Ito po'y sariwa sa bawat umaga ng buhay natin. Sa mga Grego po, ilang pakahulugan patungkol po sa word na love. No? Walo po ito. Unang-una, makita nito natin yung word na eros. No? Eros na original Greek, mga minamahal ko, galing po ito sa wikang Grego na ibig sabihin is a physical love or sexual desire. Eros is the type of love that involves passion, lust, or romance. Ang tawag po dito, mga minamahal ko, ay eros. Sexual desire. No po, no, yan po yung tinatawag na eros. It's all about love, romance, no, passion, lust. And then, pangalawa po, yung word na makikita natin, yung tinatawag na philia. No? Philia. Philia is affectionate love. Philia is the type of love that involves friendship. Yung pag-ibig mo sa kaibigan mo, ang tawag po doon ay philia. Okay? Philia, mga minamahal ko, ibig sabihin, between friendship. Makikita nyo, mga minamahal ko, isang magandang example po ng pagmamahal, pagdating ng philia, si David tsaka si Jonathan. Ano? Grabe yung pag-ibig nila, kaya nga po sabi po ng ibang mga LGBTQ, ano raw po ito, relationship, no? Ano? Para mag-jowa po si Jonathan tsaka si David. Pero pag inaral mo, ang lalim kasi ng pagmamahal nila, no? ng friendship po nila. And then, meron po rito yung tinatawag na storge, yung kasunod, philia, storge, no? Storge is familial love. Storge is the natural love that family members have for one another. Ito naman yung pag-ibig ng tatay sa anak, ng nanay sa tawag dito sa mga anak, yung anak, yung pag-ibig sa tinatawag na ano, na tatay nila, magulang nila, yung pag-ibig ng magkapatid, ang tawag po rito ay storge, ano? Sa Grego. So, meron pong kasunod, yung tinatawag na mania, no? Mania is obsessive love.
No? Mania is the kind of love that stalker feels toward their victim. Ito yung mga obsessed na nagmamahal, no? Grabe. Actually, dito galing word na maniac, no? Dito sa word po na ito galing. No, yung matinding pagmamahal na ini-stalk nila yung mga tao, no? Obsessed sila doon sa taong tinatawag. At tawag po din ay mania. So, meron po dito, kasunod, yung tiyatag na ludus, ito po ay hindi Griego, sa wikang Latin, mga minamahal ko, means game or play. Ang pag-ibig daw po ay laro o tinatawag na game or play, sabi niya ganon. Sabi niya noon, dito po galing word na courtship, yung panliligaw. Pero, sa isang negatibong pananaw, dito rin po yung galing yung tinatawag na friends with benefits. Alam niyo po yun, magkaibigan sila, pero nagtatalik sila, pero wala silang plano mag-commit. Ang tawag po doon ay ludus. Pero ito pong word na ito, hindi po ito tinatawag na ano na agreeable sa harapan ng Panginoon. Okay? Sa tawag po doon ay ludus. Yung isa po, mga minamahal ko, yung tinatawag na pragma. Ano, pragma sa wikang Griego, pragma is practical love. Pragma is love based on duty, obligation, or logic. Sa ano ba ito nangyayari? Kunyari, parehas kayo, mga magulang nyo, mayayaman, pagkakasunduin kayo. Na hindi naman nyo mahal ang isa't isa. Kaya lang kayo pinagsama, mga minamahal ko, for the sake po ng property. No? Na baka, para hindi po masayang. Yung mga pinagkasundo, ang tawag po doon ay pragma. Kaya po wala silang pakialam po, hindi sila magsiping, wala silang pakialam. Kasi po ang kaisipan lang nila, mga minamahal ko, yung tinatawag na mga property, o yung tinatawag po na duty, o yung tinatawag po na pera. And then, meron pang isa rito, yung philautia, minamahal ko, philautia, na Greek word, is self-love. No? Philautia refers to how a person view themselves and how they feel about their own body and mind. No? Yung pakiramdam nila sa sarili nila, yung tipong, kadalasan po nito yung mga nag-gym, di ba? Pag nag-gym mo, sino rito naranasan mag-gym? Diba? Pag nagbubuhat ka, lagi ka nakatingin sa ano, isa panay ang gano'n mo niya. Tapos ang damit mo, kailangan yung nakasando ka para damang-dama mo yung ano mo. May nangyayari ba panay ang gano'n mo? Ang tawag po doon ay philautia. No? Pag-ibig sa sarili. Na pag hindi po na-control ito, mga minamahal ko, dito lalabas yung egomaniac na tinatawag, narcissism. No? Yung sobrang obsessed ka sa sarili mo. No? Yan po yung word na po ito. And then, sa huli, mga minamahal ko, na Greek word na ginamit about love, yung agape. No? Agape is often defined as unconditional. No? Sacrificial love. Unconditional sacrificial love. Agape is the kind of love that is felt by a person, no? Willing to do anything for another. Yung gusto mong gawin, dahil mahal mo ang tao, na gusto mo siyang, alam mo na yun, sabi niya gano'n, gagawin mo lahat para sa kanya, including sacrificing themselves, sinasakripisyo mo sarili mo without expecting anything in return. Eh, iba po ito. Ito po yung pag-ibig na kung saan mamahalin mo tao pero hindi ka nag-expect na babalikan ka. No? Kasi kadalasan pag-ibig natin, pag nag-risk ka ng pag-ibig, nag-expect ka in return. Pero ito po hindi. No? Hindi po siya nakapokus kung meron kang rito ibabalik, pero willing siya magsakripisyo. Isakripisyo yung sarili niya dahil mahal ka niya. No? At sabi nga naman, mga minamahal ko, next slide. Did you know, alam ba natin? Agape is a major term in the Christian Bible. Major term po ang agape in the Christian Bible, which is why it is often defined as Christian love. Yung pag-ibig po ng mga mananampalataya, no? Sa in the New Testament, agape is the word used to describe the love that God has for humanity and the love humanity has for God. Dinedeklara po, pinilalarawan po na agape, yung pag-ibig po ng Diyos sa lahat ng tao at ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Agape was also the love that Jesus Christ felt for humanity. Ito po yung pag-ibig na nararamdaman ng Panginoong Hesukristo para po sa lahat ng tao. Kaya po, hindi ka na magtataka kung bakit yung kanyang sarili po ay sinakripisyo niya po kasi ang tawag po dito ay agape. No? So ngayon po, mga minamahal ko, pag-usapan natin, ito po yung actually kapatid niya sa akin, pag tinanggal mo po sa eksena ang Diyos, hindi mo kaya i-define ng love. Hindi po. Bakit po? Ang tao po ay mag-iimbento ng mga salita para po ilarawan niya yung pag-ibig conform sa nararanasan niya. Okay? Pero pag naranasan mo ang Panginoon, magbabago po definition mo ng love.
Pag naunawaan mo po ito. Kaya po, dito po mga minamahal ko sa umagang ito, pag-usapan natin the truth about love. Ay, palina, pagpalaan tayo ng Panginoon. Ang text po natin, makikita natin sa 1 John chapter 4, 7 to 21. No? Ito po ay sinulat ni Apostle Juan na kung saan tinatawag na Apostle of Love. No? Tinatawag po siya, ito po ang apostol na malapit sa puso ng ating pong Panginoon. Dito pag-usapan po natin, katotohanan patungkol po sa pag-ibig. Tingnan po natin, basahin po natin na sinamo ko na rito. Sabi niya ganon, sinulat po niya ito sa mga Kristiyano nung panahon po niya na nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok. Nakakaranas po ng iba-ibang mga tinatawag po na mga pandarayan ng kaaway. No? Ang daming persecution na naranasan po nila. Ito po yung sinasabi po ni John. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi kanya minahal kasi may nakita siya sa iyo. Minahal niya tayo kasi siya po ay pag-ibig. Natural. Ito po yung kalikasan ng Lord. No? Kalikasan po ito. At hindi niya ito kayang pigilin kasi kalikasan po ito. Kusa po itong lumalabas. No? Kaya lahat po ng gawalaw ng Panginoon, udyok po ito ang tinatawag na kanyang pagmamahal sa atin. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Next slide. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, kung ganoon, kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y magmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Next slide, verse 13. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatotohanang isinugo naman ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Verse 15. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa kanila, sa kanya. Verse 16. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, inulit-ulit, no? Ang Diyos ay pag-ibig. Naho, no? Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na sa daigdig pang ito. Next slide. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig anumang takot. Sa wikang Ingles, perfect love casts out fear. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Verse 19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. No? Tingin ka sa akin, hindi mo hinanap si Lord. No? Hinanap ka ni Lord. Kaya parang hinanap mo siya kasi tumugon ka sa kanya. Okay? Wala po talagang taong naghanap sa Panginoon. Matagal na tayong hinahanap ng Lord. No? Kung ngayon man ay ikaw po ay nasa Panginoon kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Lord and then ikaw po ay tumugon. Then, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya ang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Tama nga naman. Paano mo ibigin ng Diyos? Hindi mo siya nakikita. Yung kapatid mo, nakikita mo, hindi mo kayang ibigin. May problema po doon, sinasabi po ni John. At sabi, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Okay? Pakisabi nga sa katabi mo, dapat ibigin mo ako dahil kapatid mo ako sa Panginoon. No? Yung commandment po yun, no? Sabi, ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. No? Ang umibig sa Diyos ay dapat, kung sabi mo, mahal mo ang Diyos, dapat minamahal mo yung katabi mo. Minamahal mo yung nasa unan mo, minamahal mo yung nasa likod mo, yun po yung commandment. So, ibig sabihin, pag sinasabing mahal mo ang Diyos, hindi mo mamahal ang kapatid mo, hindi po daw totoo yun. It is a lie. Ito po ay bogus. No? So, tignan natin ito. Pasok tayo sa ating
Tingnan muna natin kung sino po'y sumulat, sumandali. Ang sumulat po nito ay si John. Kapatid po ito ni James, kasama po ito sa 12 disciple ni Jesus. Kasama siya sa inner core, yung tatlo, si Peter, si James, saka si John. Itong tatlo na ito na laging kasama ni Kristo. Pag tininan mo itong sulat na ito, punong-puno po ito ng pag-ibig. No? So, umiikot po yung kanyang sulat regarding doon sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig po doon sa mga tao. Pag tininan mo po yung buong chapter, buong book po ng John, no? Pag inaral mo, minamahal ko, si John po ba ay ganito na nang tawagin ni Lord? Hindi po. Tingnan natin yung background nila. Yung nagsisimula po sila. Magkakasama po sila. Dadaan po sila ng Samaria. Ano ha? Kasama si Jesus. Sabi po naman sa Maria, ayaw silang padaanin. Alam yung sabi po ni John? Sabi niya, Lord, gusto mo, hingi tayo na apoy eh. Sunugin natin buong Samaria. Hindi sila pinadaan ha? Di ba ang ganda ng ugali? Gusto magpababa na apoy, sunugin yung buong Samaria. Kasi hindi lang sila pinadaan. Di ba? May pag-ibig ba? Wala. No? Ang sama ng ugali. No? Ano pa yung makikita natin dito mga minamahal ko, sa buhay po ni John bago po siya naging Kristiyano, mga minamahal ko, may grupo sila, kasama na si Jesus Christ. Nagbabautismo sila. Nabalitaan nila may nagbabautismo din doon. E di sabi niya sa Panginoon, Lord, may nagbabautismo doon, hindi natin kasama. Parang sinasabi niya, Lord, dapat tayo, exclusive lang tayo. Tayo na una, dapat wala na ibang ministry, dapat tayo magaling. Pwede bang patigilin? Ang sabi ng Panginoon, sabi, hindi natin sila kaaway. No? Katulong natin sila. So makikita yung mga immaturity, no? Mga immaturity, pag, hindi, kami lang, BGO lang. No, video lang magaling, no? Hindi kami dapat nasa unahan, dapat ako nasa, hindi na po ganun eh. Noong mga bata tayo, ganun, naalala ko yung batang Kristiyano pa tayo, di ba? Punong-puno tayo ng kayabangan. Pakitingnan mo yung katabi mo, punong-puno ba yan? Hindi, biro lang. Baka sampaling ka niyan. So, tingnan mo natin dito, tingin sa akin, yung po yung ugali, ano pa yung makikita natin, naalala niyo po, mamamatay na po si Kristo, pinagtatalunan pa nila kung sino magiging dakila sa langit. Cell group, kasama nanay. Try to imagine, naranasan yung dala-dala mo nanay mo sa cell group nyo. Tapos sabi niyo, lumapit kayo, may kahilingan po kami sa inyo. Anong may bibigay ko sa inyo? Sabi ni Jesus, pwede pa pag naghari kayo sa kalangitan, sa kanan ako, yung kapatid ko sa kaliwa. Ayong alam mo yung pride, punong-puno ng sarili, gustong mamanguna, gustong maitaas. That's John the Beloved. Nung wala pa siya pagkakaintindi sa pag-ibig ng Lord. Pakisabi nga po, parang ako yan ah. Parang ako yan. Nakita ko na yung ugali na yan. Pero pakisabi uli, nababago din naman. Pakisabi nababago lang. Hindi nga lang halata. No? So yun po yung larawan po nila. Larawan po ni John actually, nangako sila sa Panginoon. Pero yung pangako nila, marupok. Nung panahon po ng pressure, iniwanan po nila si Jesus Christ. Yun po yung mga ugali nila. Ito po si John the Beloved. Yan po yung tatak po niya. Kaya pag tinignan mo po ito, itong sulat na ito, sasabihin mo, ibang-iba yung nagsulat, ibang-iba yung dating John. No? Kaya tingin sa akin, ang pag-ibig po ng Diyos, may kakainang baguhin tayo. Amen? Hindi na tayo katulad ng dati. Oo, may mga ugali pa tayo, hindi maganda. Okay? May mga attitude pa tayo, hindi maganda. Pero kumpara sa pinanggalingan natin, siya niniwala may nagbago. Yung iba, ano nangyari sa inyo? Parang hindi kayo nag-i-amen. May nangyayari, pag sabi, may nangyayari. Ano? Wala pong taong nakatagpo ang Diyos na walang nangyari. May mangyayari, bakit po buhay po yung Diyos eh? Nabuhay yung Diyos. May mangyayari. Physical, spiritual, pati po yung pamumuhay mo, mababago po yan. Pambirat, nakatagpo mo ang Diyos, walang nangyari. Baka iba nakatagpo mo. Sino naniniwala doon? Pag nakatagpo ang Diyos, may nangyayari. Amen? So tingin mo kayo sa atin, pag-usapan mo natin, ito pong sulat po ni John sa mga believers, sa mga mananampalataya, kung di ako nagkakamali, naisulat po ito mga AD 100. No? No? Patay na po si Kristo na ito, marami rin namatay sa kanila, siya po yung huling-huling namatay na apostol, si Apostle John. At natingnan natin, the truth about love. Natin natin. Unang-una, sabi niya gano'ng katotohanan, patungkol po sa pag-ibig na dapat natin maintindihan po ito, nak-slide nak. Ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig. Ulitin ko po ito, ang Diyos ang pinagmulan
ng pag-ibig. Pag tinignan mo po ito, mga minamahal ko, sabi po ng verse ng 7 to 8, mga minamahal, mag-ibigan kayo, tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Saan daw po galing ang pag-ibig? Hindi po ito eros, hindi po ito phileo, ito po yung tinatawag na agape, ito po yung unconditional love, ito po yung tinatawag na sacrificial love, na kung saan galing po ito sa Diyos. Tingin sa akin, hindi mo kayang i-define what is love unless po na meron kang maintindihan patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, God is love. Siya po yung source, mga minamahal ko. Kaya dito, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya po tingin sa akin, sino ito na nakita mo, dati ang sama ng ugali mo. Pero ngayon ganun pa rin. Ay hindi. Ang sama ng ugali mo, pero nakikita mo, yung dati hindi ka naman nagmamahal talaga, masyado ka makasarili. Pero may tinanggap ka eh. Nung tanggapin mo, bumait ka eh. Tapos nakita ng mga kasama mo sa bahay, may nangyari, may nabago. Kaya nga mong tanong ng marami, anong nangyari sa'yo? May kausap po ako. Kasi may nakikita. Amen? Yung nakikita na yun, nagbibigay ng consciousness sa kanila, kaya nga po pag in-invite mo sila, sasama sila, kasi may nakita sila sa'yo. Naintindihan nyo? Kaya ngayon, sinasabi natin, tayo nga, hindi natin maipaliwanag eh. Kung ano yung naranasan natin, basta alam natin, mahal tayo ni Kristo, yung Kristo na matay para sa atin, kung gusto mo siya maranasan, sama ka sa akin sa Linggo. Tama, di mo ba? Yan sa akin. Alam mo kung bakit magaling kang endorser? Kasi may naranasan ka. Pag alam mo, tinanggap mo, alam mo kung paano mabibenta. Kung sino ang tinanggap mo, kano tinanggap mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, ang lagi lumalabas sa bibig mo, si Lord. Kaya minsan, napipiko na sa mga kasama mo, mga kaibigan mo, wala ka nang sinabi kundi si Lord. Si ba yung Lord of the Rings ba yan? Si ba yung Lord na yan? Yung po yung Lord na tinanggap mo na hindi mo mapigil na sabihin sa kanila yung Jesus Christ. Why? Kasi yung love ng ating pong Panginoon, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tingin sa akin. Pag ikaw po'y nakatanggap ng pag-ibig ng Lord, meron kang ibibigay. Pero pag wala kang tinanggap na pag-ibig, wala kang ibibigay. Kung anong meron kayo lang po, buga mo. May kausap po ako. Kaya po, pag may nararanasan po ang Kristiyano, meron po siyang ibinibigay. Kasi po, yung source ng love na binibigay po na, sabi po na Romans chapter 5 verse 8, 5 verse 5, binubuhos ng banal na spirito ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Anong pag-ibig? Agape. Sabi po rito, mga minamahal ko, katotohanan na katotohanan patukol sa pag-ibig, ang Diyos ang pinagmula ng pag-ibig. Kaya po sabi ng Panginoon, gusto ko maintindihan ninyo, gusto ko maunawaan ninyo, sabi po ng Panginoon, gusto ko maranasan ninyo. One thing na marinig mo, another thing na maunawaan mo, pero another thing, ma-experience mo yung love. May kausap po ako. Kaya po sa encounter, mga minamahal ko, ang maganda po sa encounter, dito po ipinapakita po ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin. No? Yung kadakilaan ng pag-ibig ng Lord, especially the cross of the Calvary. Kasi po, ang cross po ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa tuwing titingin ka rito, it remind us kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on. Pangalawa, mga minamahal ko, bukod po na siya po yung source, pinagmula ng love, sabi niya ganon, nakasunod. Sabi niya ganon, siya po yung modelo ng pag-ibig. Ang Diyos ang modelo ng pag-ibig. Dito po, sabi rito, ang Diyos, sa kanya galing ang pag-ibig, pero at the same time, He is the model of love. Hindi niya sinabing God is love, period. Hindi po. I-demonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin, sa paanong paraan. Sabi po ng verse 9 and 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na dati hindi natin naintindihan, hinayag ng Diyos yung pag-ibig na niya sa atin ng panuparaanong isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maghihandog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Hindi niya sinabi lang sa'yo, mahal kita, pero ipinaintindi niya sa'yo, meron po siyang ginawa, iminodel niya what is love. Agape love is sacrificial and unconditional. Ano pong nangyari dito? Pinakita niya ho sa atin, yung pag-ibig niya sa atin, nung ibigay niya ho yung kanyang kaisa-isang anak. Yung pinakamahalaga sa kanya,
No, walang kapatid. Ito po ay binigay ho ng Lord, ipinakita ho ng Lord sa atin. Kaya po nasabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man sa kanyang manampalataya, hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingin ka sa akin, ibig sabihin, kaya natin mag-model ng love. Alam mo bakit? Kasi naranasan natin, nakita natin kung paano nagmahal ang Diyos. Amen? May kausap po ako? Tumanggap ka ng banal na spirito na pinagmulan ng love? Kaya nga po, paggalit ka, sinasabi ni Holy Spirit sa'yo, magpatawad ka? Bakit? Kasi po, He is the Spirit of Love. No, pag medyo nag-iisip ka ng hindi maganda, sinasabi ng banal na spirito, hindi dama yan, anak. Dapat minamahal ang kaaway. Yung alam na gusto mo nang tiradurin. Pero dahil sabi ng Panginoon, ay, yung galit na galit ka na, yung gusto mo nang sumpain, kakas ko na ito. Pero sabi ng Lord, nak, no, mahal. Pray for your enemies. Yung ipanalangin mo, kaaway mo, mahirap yon. Siguro kaya natin panalangin, Lord, kunin mo na, asap. Pero yung pagpalain mo yung kaaway mo, Lord, binibless ko siya kasi sinasaktan niya ako, pinagpapalo. Sana, Lord, maintindihan ka niya, sana makilala. Lord, pagpalain mo siya, sana maintindihan niya na mahal mo siya. That's love. Amen? Ito nakakatuwa eh. Imagine mo ang pag-ibig ng Panginoon, pinakita niya, may dalawang magnanakaw po eh. Ipinako na nasa kanan, nasa kaliwa. Try to imagine, He identify Himself sa magnanakaw. Pag ipinako ko sa cross, sinasabi na magnanakaw ka, walang kwentang tao ka. Ganun po na ipako si Kristo, dalawang magnanakaw, kanan, kaliwa po yon. Lahat po yon, dalawa sila magnanakaw. Pero nakakatuwa, mga minamahal ko is willing to die para sa mga tao po na ito. Ang sabi nga ng isa, minamaksa, kung ikaw anak ng Diyos, bumaba ka nga dyan, iligtas mo kami, iligtas mo tayo. Sabi po ng isang pambihira ka naman, si G, yan walang kasalanan, yan tayo, kaya tayo dito, deserve natin ito. Sabi niya ganun, Lord, alalahanin mo ako sa iyong kaharian, sa paraiso. Sabi ng Lord, mula sa araw na ito, naligtas pa. Di ba? Saan nakakita? Ikaw nga, ayaw mo kasama magnanakaw eh. Laging tamang hinala ka, try to imagine, magkaroon ka ng bisita, malikot ang kamay. Diba? Tamang hinala ka, kada galaw, tinitingnan mo yan. Kulang na lang, kada labas ho niya, pati bago niya, halong kati, baka may isang kilong bigas na nasa ilalim, may mga sardinas na kinuha doon sa groceries mo. Kaya tamang hinala, tama, pero si Kristo na nakakatuwa, oh. He identify himself sa magnanakaw. Lahat ng tao makasalanan, actually, kapatid niya sa akin, kung kilala mo si Mary Magdalene, ito po ay isang babaeng asawa ng bayan. Wala po itong reputasyong maganda. No? Actually, pag tinignan mo po mga minamahal ko, nung pumasok siya sa bahay ni Simon the Lepers, hinawakan po yung kamay niya, ibinuhos mo yung pabango, try to imagine, sabi po ni Simon, kung kilala niya lang sana'y humahawak sa kamay niya. Kasi ang dumi-dumi ng babae. Pero Jesus allow her na itouch. Grabe po pag-ibig ng Panginoon. No? Modelo talaga ng ano, ng pagmamahal. No? Kaya tingin sa akin kapatid, kaya po sabi ng Bible, looking unto Jesus. Siya po yung modelo, hindi po si pastor. Ang trabaho ko, i-model ko ang pag-ibig ho ng Panginoon. The same sa ating lahat. Ano ho? Kailangan nating, kasi tingin sa akin, pwede pala natin i-model. Bakit? Pambihira, hindi nga tayo pinapatulan ng Diyos eh. Sure, mga minamahal ko, lagi ka nagkakamali, pinatulan ka ba ng Diyos? Hindi. No? Kaya sabi ng Panginoon, anak, hindi nga kita pinapatulan, huwag mo nang patulan, kapatid mo. No? Pag-pray mo na lang. No? Kaya po nakakatuwa ang Panginoon, tingin sa akin, hindi na sinabing mahal ka niya bagkos ipinakita niya sa iyo yung pag-ibig niya sa iyo. Tingin sa, may nakita ka, may naranasan ka, ibig sabihin, may pwede tayong gawin. Amen. Nung panahong makasalanan ka, makasalanan ako, makasalanan tayong lahat, pinili po ni Kristo mamatay para sa atin. Walang sino man ang pwedeng mag-judge sa tao. Ano man ang regardless ang kalalagayan na magnanakaw mo niyan, mga magnanakaw din naman halos sa atin eh. Kaya lang, mga ninanakaw natin, kapra-kapraso lang, conforme doon sa million-million. Diba? Mga Kristiyano, sino ito, nag-uwi ka ng ballpen, galing sa opisina. Ang tawag mo doon, pag nanakaw, ang tawag mo doon, remembrance. Tama, di ba? Pag nag-hotel, inuwi yung mga tuwalya. Di ba? Hindi natin nakikita pag nanakaw, tawag natin, wala pa akong ganito, tawag natin, remembrance. Di ba? Pag binuksan mo yun, naalala ko na, pagkakain kami ng lugaw, pati yung mga pang-ano ng ano, ng tawag dito. Nawawala eh. Ang tawag namin doon, remembrance. Kasi wala pa kaming ganun. Pero sarap noon pa yung tawag doon, pagnanakaw. Hindi po, sa dami ho yan, mga minamahal ko, it is the act. May kausap po ako. Pero tingnan niyo po ito, mga minamahal ko, hindi kata ginadids ng Lord. Amen? Sino rito lagi tayo inaabot ng Lord? Kaya nga, misa magsasawa na tayo sa paggawa ng hindi maganda.
Kasi minsan nakukonsensya na tayo eh. No? At least tinatablan pa tayo. Tingnan mo yung katabi mo, tinatablan ka pa ba kapatid? No? Tinatablan ka pa ba ng... Dapat tinatablan, may kausap po ako. Dila kakatakot mag-anak ka ng Diyos, hindi ka na tinatablan. Amen? May problema tayo doon. Dapat may conviction pa din, may kausap po ako. Dito, sabi po ng Panginoon, ipinakita ho ng Lord sa atin yung pagmamahal. No, minodel niya, love conquers all. Alam mo, sa totoo lang, madaling ibigin yung mga taong tumutulong sa'yo, binibigyan ka ng pera, tinutulong ka. Ang sarap tulungan yan. No, pag lumapit, ang sarap nilang mahalin. Bakit? Sa tuwing yayakap yung binibigyan ka ng 1,000. No, love na love. Grabe, ang bait-bait mo talaga. Kahit ngayon walang hiyan tao, mga minamahal ko, magnanakaw, pag binigyan ng 1,000 lang, sabi mo, ang bait talaga niya. Napunan niyo ho ba? Walang namatay na masama, lahat mabuti. Kahit yung pinaka-addict, ang bait pa naman ng tao na yan. Pero nabubuhay po yan, sana mamatay ka na. Naintindihan niyo yon? Yung pag-ibig ho natin, mga minamahal ko, wala talaga. Ang pag-ibig natin, ang uuri. Pag hindi mo bango, parang hindi mo, mahal ka ni Lord. Hello? Yung alam mo na, kahit hindi mo naintindihan, dahil minahal ka ng Panginoon, yayakapin mo yung tao, kahit na parang, oh, I love you with the love of the Lord. Kasi may tinanggap tayo. Kasi may iminodel. Tumingin ka sa akin, hindi ka taong banal, masumpungan ka ng Lord. Isa kang taong marumi. Pare-parehas ho tayo. Amen? Naranasan ho natin ng Diyos na minahal tayo bilang tayo. Naalala niyo yung time na yun? Kaya nga tayo nananatili dito kasi naranasan natin yung pag-ibig ho ng Lord. Iminodel, hindi lang po kwento, ipinaranas po ng Diyos sa atin. Kaya po sabi na pa, kaya may model tayo eh. Sabi na pa, dito tingnan nyo, inihag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na isugo niya sa mundo, ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa mamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayong inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa mapatawad ng ating mga kasalanan. Alam mo, nakakatuwa po ito. Yung tinatawag na dati po, pag nagkakasala ang mga tao, kailang mag-offer po ng hayop na papatayin para po sa'yo in behalf of you. Kakatayin po yan, iahandog po yan para yung kasalanan mo, mga minamahal ko, makoberan. No? Ang tagal-tagal na practice po niya, mga minamahal ko, walang pwedeng mag-approach sa Diyos without offering. Kaya po ang tao, kailangan may hayop kang dala-dala na papatayin para sa mga kasalanan mo. Kaya ang pangalan po ni Kristo ay Kordero ng Diyos. Kaya po try to imagine, sa tuwi pong naghahandog, maminamahal ko, ang mga tao, sinusunog sa rampa ng Ama, naamoy po yan ng Diyos. Pero sinasabi ng kaisipan niya, one day, it is my son who will die in your behalf. Ang habang panahon ng kapatid, sa tuwi may offering po yun, let God remind, nire-remind ang Diyos ng ginagawa ng mga tao na isang araw, ibibigay niyang anak niya, kakatayin para sa mga kasalanan natin. Kung mahirap po yun. Si Kristo nga po, try to imagine ha, ang daming trabaho, pwedeng ano, kunin, ang trabaho niya ay karpintero. Ang karpintero, mga minamahal ko, try to imagine, habang nag-ano ka ng gano'n, nire-remind ka, one day you will die at the cross. One day, araw-araw na ginawa ng Panginoon, nakaset ang isip niya, He will die for us. Tingnan, madaling mamatay para sa matinong tao. Pero kung konti lang pwedeng mamatay sa matinong tao, pero kung naniniwala, walang mamamatay sa mga taong katulad natin. Pero pinili ho ng Panginoon na mamatay para sa atin. Kaya sabi po ng Bible, nung panahon tayo makasalanan pa, Jesus died for us. Yung wala pa tayong ginagawang mabuti, minahal ka na ng Diyos. Hindi kanya minahal dahil nakasusunod ka, minahal kanya kasi siya ay Diyos ng pagmamahal. Amen. Kaya po ang sarap maintindihan ng pag-ibig ng Lord, kapatid. Ang sarap maintindihan ng pag-ibig ng Lord. Una, siya ang pinagmula ng pag-ibig. Pangalawa, ipinakita ho ng Diyos yung pag-ibig. Tingin sa akin, marami mga tao ayaw nila magsimba. Sabi nga na nakaraan, ayoko mag-Diyos, bakit masusunog ako? Siyurito, ganun katuwir mo dati bago pumasok ng church, sabi mo masusunog ka. Nasunog ka ba? Hindi naman. Kung may unang masusunog dito, yung nasa unahan nyo, nasa harapan nyo. Diba? Kaya po maraming tao, ang tingin nila, ang tao sa loob ng simbahan, mga taong hindi nagkakamali, mga taong banal. Hindi po, hanggang ngayon katabi mo, nagkakasala pa rin yan.
Ang kaibahan lang natin, dati wala tayong pakialam pag nagkakasala tayo. Ngayon hindi po, pag nagkakasala tayo, nakukonvict tayo, humihingi tayo ng tawad. Umiiwas tayo sa kasalanan, pero minsan naaabutan at minsan nagpapaabot. Pero ito pa rin ng kapatid, itihan sa akin, kung ipapahayag na yung mga labi ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat, patatawarin ka na at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. Kaya natutuwa ako nakaraan, nakarinig na naman ako, ayoko magsimba doon. Ang ganda na ng ano eh. Sabi ko, ay, baka masunog tayo doon. Natawa na naman, sabi, ito na naman po kami sa word na ito. Marami ho sa totoo lang, yan po yung pumapasok ay isip na, kasi akala nila yung mga taong nandito matitino. Tingnan mo kay katabi mo. No? Sana yung mga hindi nagkakasala rito, kunin na ni Lord. Wala, no? Walang kukunin. Kasi nagkakamali tayo. Hindi ko po kinukonsinti ang kasalanan. Pero kahit anong gawin natin, magkakasala talaga dito sa lupa. Iwas tayo ng iwas. Ayoko na niyan. Ayoko na niyan. Ayoko na niyan. Biglang pak, babagsak ka na naman. Pero ayaw bumagsak kasi mahal mo ang Diyos, pero andun ka na naman. Pero dahil nga mahal tayo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng conviction na, lumapit ka sa akin, higay mo lang ng tawad yan. Magkuro ka ng genuine na repentance, kaya hingi tayo, Lord, sorry, patawarin mo ako. Kaya magugulat ka minsan, worship pala, may umiiyak na rito. Kaya minsan sabi ng katabi mo, ano naman kayang ginawa nito? No? Parang katabi mo, kanina ba umiiyak yan? Ano naman kayang ginawa niyan? No? Alam niyo ba sa simbahan, maraming judgmental? Kaya katabi, baka yung katabi niyo yan. Pwede ko na tinutumbok yan, pero parang siya eh. Naintindihan nyo? Kaya po marami mga tao ay pumasok sa loob ng simbahan kasi akala nila yung mga tao rito matutuwid. Hindi po totoo yon. Hindi totoo. Tayo po'y nasa proseso, mga minamahal ko. Gusto nating magbago kasi alam natin yung Diyos natin. Binigyan tayo ng kakayanan na magbago. Dati, hindi ka mababago. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin kaya binigyan tayo ng Banal na Espiritu para tulungan tayong magbago. Tingnan sa akin. Ngayon, hindi mo pwede katuwiran pagkristyano ka na, hindi ka na mababago. Kukunin ka na ni Lord. Kasi binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Unang-una nga, namamatay yung ano natin eh. Namamatay yung appetite natin sa sin. Yung kasalanan dati, tuwan-tuwa natin ginagawa. Yung mga kasinungalingan, native tongue mo yan. Diba? Napakasinungaling ng tao. Pero naging kristyano tayo, nakapagsinungaling ka, ilang taong ka na? Diba, mga sinungaling mga Kristiyano, 35, yung taon, hindi address. Diba, nagsisinungaling. Pero ngayon tingin sa akin, may conviction na. Naano po na mo ba? Nagkakaroon ka ng guilty feeling? Ano ba naman yan? No? Pwede mo sabihin katotohan, nagsinungaling pa ako. May conviction na, hingi ka ng tawad. Yung po yung difference natin, may kausap po ako. Ang difference natin sa mawalang Diyos, hindi nila naintindihan what is love. Hindi na naranasan yung love. Tayo, mga Kristiyano, nararanasan natin, naintindihan natin what is love. Because your God, our Father is love. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, mga minamahal ko, na ayon Diyos sa pinag-uusapan natin. Pangatlo, sabi niya, God's presence is the evidence of love. Ang presensya ng Diyos ay ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. No, sabi ganon, sabi po dito sa text na ito, 11 to 16, basahin po natin, mga minamahal, kung ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakita sa Diyos, ngunit kung tayo magmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy sa pag-ibig, nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa atin. Tingin sa akin, sabi po ni John, wala pang nakakikita sa Diyos. Pero sabi niya ganoon, kung tayo daw po ay magmamahalan bilang isang pamilya, bilang isang magkakapatid, isang tinatawag na mga mananampalataya, one Lord, one body, one family, sabi ng Lord, nagiging realidad yung Diyos natin. Because the presence of God is there. Alam niyo po ba? Tingin ka sa akin. Bilang magkakapatid, binibigyan po ng emphasis dito ni John, you need to love one another. Kailangan natin magmahalan bilang magkakapatid. Alam niyo kung bakit? Unang-una,
yung Diyos natin yung pag-ibig. Pangalawang commandment po yun. At alam niyo ho ba, konti lang tayo. Konti lang tayo. Sa Pilipinas, minority tayo. Ang Kristiyano rito siguro nasa 4 na milyon lang o 5 milyon o 8 milyon. Ang ating pong bilang ng tao sa Pilipinas ay nasa 100 milyon. We are minority. Kaya sabi ng Panginoon, kung magmamahalan kayo, yung Diyos na hindi nakikita, makikita ng mga tao sa inyo, ando doon. Kaya nga po tingin kayo sa akin, lagi yung tatandaan sa simbahang ito, ma-open ho kayo. Kasi hindi mo perfecto mga tao dito. At lagay mo rin sa isip mo, makaka-open ka din. Pag na-open ka, huwag ka lang pumokus sa offense mo. Nasaktan ako. Isipin mo rin, marami kang na-open. Amen? Para bumalanse. Kasi kung isipin mo lagi kang biktima, na-offense ako, biktima ka na naman, na-offense ako, biktima, mawala ka sa simbahan, mawala ka sa Diyos. Ang realidad, mga minamahal ko, magkakasakitan ang mga Kristiyano. Amen. Kaya huwag tayong mangarap ng isang simbahan na walang problema. Bakit ba tayo magkakaroon ng problema? Tingin sa akin, lahat tayo makasalanan. Naligtas sa biyaya ng Lord. Iba-iba pinanggalingan, iba-iba antas ng kalokohan. Pinagsama-sama ho tayo sa loob ng isang simbahan. Ano kaya itsura ng church? Kaya po kapatid, tingin sa akin, ang sinasabi ng Lord, alam ng Lord, may problema tayo pare-pareha sa mga karakter. Pero ang pambalansi, sabi ng Panginoon, kung paano ko kayong iniibig, mamahalin mo yung katabi mo. Pakisabi nga sa katabi mo, mamahalin mo daw ako. Sige lang, pakisabi lang, mamahalin mo ako. You have no choice. Sundan mo uli. Mamaya, ililibre mo ako. Patunay yan ang pag-ibig mo sa akin. Ito sabi ng Panginoon, pag inaral ho natin, ang ebidensya na ang Diyos ay naroon, pag nandoon yung pag-ibig. Amen? Pambihira, tingin sa akin, hindi mo dapat criticize ang church mo. May kausap po ako, hindi mo siya dapat kinikritize. Kung pamilya mo yan, sinisiraan mo mismo pamilya mo, nagbabackfire sa'yo. Amen. Kung may re-respeto ng simbahan, ikaw yon. Ako yon. Kung may ingatan ka, ingatan mo ang church mo. Hindi dapat sa'yo nang gagaling. Alam mo, leadership namin, wala sa hulog. Kasi pastor namin, wala rin sa hulog. Kaya ko wala rin sa hulog. Huwag mo kami idamay. Diyos, sige ka sa akin, you need to love your church. Manalamin ka, tingnan mo sarili mo kung perfecto ka. You are not perfect. We are not all perfect. Ang sabi ng Lord, you must love one another. Respect your brothers. Respect your sisters. Ito, nakakalungkot sa huling panahon na ito. Ang mga Kristiyano, walang respeto sa simbahan niya. Kikritize mo, pastor mo. Nasa church ka, nakaupo kang ganyan. Ano tumatakbo sa utak mo? Yung kapatid mo nandiyan, hindi papasok, hindi mo papasinin. Dahil bigla kang gano'n, hallelujah. Sabi ng demonyo, plastic, orukan. Maraming orukan sa loob na simbahan. Nakakupin, yes. Ano sabi ng Panginoon? Mahalin mo kapatid mo, huwag mo nang hintayin mahalin ka. Ang sabi sa iyo ng Diyos, ang sabi sa akin ng Panginoon, mahalin kita. Mahalin mo ko, yung po yung ating trabaho pare-parehas. Dapat may commitment ka sa pamilya na ito. Bakit? This is your family, this is your church. Dapat nakakommit ka. Ngayon po ang Kristyanismo, ang dali na lumipat sa church, na-open ako, nilipat na ako ng F. Ay, hindi ako napansin, nilipat ako ng F. Pinaringgan ako ni pastor. Isang linggo nag-prepare ng sermon, parang pakinggan ka. Di sana kinuusap na lang kita, hindi pa nadamay iba. Bro! Alam ang problema natin sa huling panahon nito? Bago kayo ma-open sa akin, wala tayong pag-ibig sa isa-isa. Akala natin, meron. Lagi yung tatandaan, kahit lumipat ka po sa Pluto o sa Mars, Pluto Christian Fellowship, Mercury Christian Fellowship, o Saturn Christian Fellowship, hanggat may tao, sasakit ang ulo. Why? We are not all perfect. Ang sabi ng Panginoon, you must love
one another. Pag may pag-ibig na ganun, anong klaseng pag-ibig yon? Agape po ang sinasabi ng unconditional. Hindi na sinabing mahalin mo pag binibigyan ka. Hindi na sinabing mahalin mo pag nakaka-receive ka o nakasumusunod sa'yo. Sabi na sa'yo, Panginoon, you must. The word must. You have no choice to love your brothers. Hindi ba sa'yo, ay, ayoko. Eh di sana hindi ka naging Christian. Kasi bakit? Mas marunong ka pa sa Diyos. Sana kunin ka na ng Diyos. Ay, baka ma-open pa kayo dito, ha? Kasi kailangan natin mabuhay sa realidad. This is a command of love ng Lord. Church, nasa huling panahon tayo. Ito yung panahon dapat nagkakaisa ang church. Ito yung panahon dapat nagtutulong-tulong ang church. Malapit na hong mag-rapture. Lumiliyong doon lang, gumigera lang. Kung ano-ano nangyayari sa atin, mga minamahal ko, wake up, church! It's time to love one another! May kausap po ako. Hindi tayo mga reliyosong tao. Napupunta ka ng simbahan, magagano ka, amen. Tapos uuwi ka na, hindi po yun ang ano. Ang Bible po ay malino na nagtuturo ng relasyon sa isa't isa. Pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. Tingin ka sa akin, yung katabi mo, kung tumanggap kay Kristo yan, kapatid mo sa Panginoon yan. Hindi lang ikaw yung tao sa mundo. Maraming tao sa mundo. Marami tayong magkakapatid. May kausap po ako. Kaya dapat ang church, kitingin sa akin, dapat ikaw yung unang-una nagkukumit. Bakit? Simbahan to, pamilya ng Diyos to eh. Kaya katingin sa akin, hindi mo napansin, ang daming simbahan, may Mormons, ba't hindi ka napunta doon? Diba? May tinatawag na Jehovah's Witness, ba't hindi ka napunta doon? Ang daming simbahan, bago ka nakarin, bakit ka dinila ng Diyos dito? Dahil gusto mo ba? Hindi! Ang Diyos ang pumili, kaya ka nandito. Inipinanganak ka sa Espiritu, pinagkatiwala ka sa BDO. Dito ka ho dinala, kapatid. No? At gusto ko maintindihan mo, yung pinagdalan sa'yo ng Panginoon, hindi naman 100% na matino. Mababait naman. Tingnan yung katabi mo. Mabait yan. Pagtulog. Hindi, mabait po talaga yan. Kasi binagbabago. May kausap ako, binagbabago. Amen? It's time, ito yung panawagan sabi ng Panginoon. Dito sa atin, magmahalan kayo. Anong klaseng pagmamahal? Tingin sa akin, Lord, paano kung mamahalin si Monching? Kung paano kitang minamahal, Alan, yun ang pagmamahal mo kay Monching. Pinagtsatsagaan ba kita, Alan? Opo, pagtsagaan mo. Tinatanggap ba kita sa sobrang mga pagka? Opo, tanggapin mo. Kung ano'y tinatanggap mo kay Kristo, yun ang ibibigay mo. Nothing more, nothing less, nothing else. Kaya po nakakatuwa kapatid, yung lagi ano rito, hindi yung gusto ko. Yung gusto ng Panginoon na nakikita natin, anak, inuunawa kita, papatulang ko na. Unawain kita. Ba, inuunawa lang din ako eh. Alam nyo, pag ito natutunan ng church, hindi magkakagulo. Pag ito natutunan ng church, yung presence ng Lord, ang dali-dali ng worship, hindi natin kayang pilitin. Bababa ang presence. Bakit po? Pagmamahal. Kasi gumagalaw po ang Panginoon sa atmosphere ng nagmamahal ang mga Kristiyano. May kausap pa ako. Alam mo, isa nakakalungkot, no? Alam nyo, itong Kristiyanismo ngayon, ang nagpapasya, tao na, hindi na si Lord. Magsisimba sila kung gusto nila, kailangan nilang, kung kailangan nila gusto magsimba. Hindi po ganyan Kristiyanismo. Ang nasusunod po, hindi tayo. Sino naniniwala ang dapat masunod si Lord? Tingin sa akin, alam niyo ba yung word na Lord? Na tinatawag nating Lord? Ang tawag po doon ay kurios. Na ibig sabihin, pagmamayari ka ng Panginoon mo. Ibig sabihin, hindi ako nasusunod sa buhay ko, dapat siya nasusunod. Bakit ito nagsisimba? Kalooban ng tatay ko yan. Bakit ito nagbibigay? Kalooban ng tatay. Lahat ng ginagawa ko kasi kalooban ng Panginoon, kasi tinatawag ko siyang Lord. Kaya pag tinawag mo siyang Panginoon, dapat maintindihan, pag-aari ka niya at siya ang dapat masunod sa'yo. That's Lordship. May kausap ako. Kaya ang Kristyanismo ngayon, napakalalim na ng pagkakano, ng pagkakaiba. Ngayon po, ang Kristyanismo, mga minamahal ko, kung gusto magbigay, magbibigay. Kung gusto magsimba, magsisimba. Pag ayaw magsimba, hindi magsisimba. Nag-fall na ho tayo sa religion. Bumagsak na ho tayo sa religion. Kaya po, ang Kristyanismo, lawlaw ang commitment ng mga tao. Bakit po? Kasi hindi na naiintindihan no, na sila po'y nakukumit sa ibang isa po tinatawag na simbahan. May kausap po ako. Buhay pa ho kayo? Still alive? No? Kaya mahalaga ho mga minamahal ko, yung pagmamahal ho ng Diyos. No? Alam niyo po, tingin sa akin. Alam niyo po ba ang testing ng ano? Testing ng love? Pag nasa fellowship ka na. Pag umaaten ka lang, ganda ng buhay. This is Christianity. Pero the moment na ma-involve ka sa maliit na grupo, na mga Kristiyano din, madidismaya ka.
Bakit po? Makikita mo kung gano'ng kasama, maugali na kasama mo. Pero ito nakakatuwa dito. Sa kabila ng na-open ka, sa kabila ng hindi kami nakita kang hindi maganda sa kanila, yung kakayanan mong tanggapin, yung kapatid mo, that's Christianity. Ang buhay ng Kristiyano nababago. Pakisabi nga po nababago. Isa po nababago. Ang buhay natin dapat nababago. Dapat nababago, 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 nababago. That's Christianity. Bakit po? Buhay ang Diyos na tinanggap. O babagsak tayo, o gugulong tayo, pero tumatayo tayo, nababago, 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 hanggang maging kamukha si Kristo. Yung kumakasama natin sa cell group, mga minamahal ko, kung offense ang abuti mo, aabutin ka ng multiple offense. Pero ang sabi ng Panginoon, you need to love them. You need to embrace them. Why? Because they are your brothers. Ang tatay mo, Diyos, ang tatay nila, Diyos din, parehas kayo. Kaya mahalaga po yung pag-ibig. Pakisabi nga po, pag-ibig. Isa po pa pag-ibig. Pang-apat, mga minamahal ko, God's love take away fear. Sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay pumapawi ng lahat ng takot. Ito, nakakatawa po ito, mga minamahal ko. Sabi po ng 17 to 18, mga minamahal ko, na, next slide na, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tingin sa akin, sabi po ng Panginoon, masarap po ito na maintindihan. Perfect love casts out fear. Pag naintindihan mo, yung perfectong pag-ibig sa'yo ng Panginoon, lahat ng takot mo, lahat ng alalahanin mo, lahat ng mga bagay na bumabagabag sa'yo, dahan-dahan po yan nalalaglag. Dahan-dahan po yan nawawala. Bakit po? Kasi naintindihan mo, yung perfectong pag-ibig ng Diyos sa'yo ay nararanasan mo. Pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Ang pag-ibig po ng Panginoon is unconditional. Ang pag-ibig ng Panginoon, kahit nagkakamali tayo, hindi po ito nag-change. Ang pag-ibig ng Panginoon is eternal. That's the love of God. Kaya pag naintindihan mo yung pag-ibig ng Panginoon, perfect love casts out fear. Kaya itong topic na ito, itong subject na ito, mahalaga po ito. Kaya gusto ko ng Panginoon maintindihan natin yung love para mawala yung takot natin. Bakit po? Ang huling panahon ay punong-puno ng takot. Ang panlaban sa takot sa huling panahon ito, maintindihan natin at maranasan natin ang perpektong pag-ibig ho ng Diyos. May kausap po ako. Panglima, mga minamahal ko, God's love command us to love each other. Tulad na sabi ko sa inyo kanina, ang pag-ibig ng Diyos ay naguutos sa atin na tayo magmahalan. Ano? Magmahalan. Pakisabi nga po, magmahalan. Pakisabi sa katabi mo, magmahalan daw. Ito ho yung topic, mga minamahal ko, na napakahalaga. Ano tingin sa akin? Alam ng Lord, kada may problema talaga tayo. Alam na Lord, may ugali ako. Alam na Lord, may ugali ka. Alam na Lord, may ugali yung may attitude tayo pare-parehas. Pero ito yung wisdom, pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Kaya yung unang-una, naalala ko yung cell group. Yung cell group, pag unang dalo mo, yung unang bukas ng cell group, honeymoon stage, ang saya-saya. Grabe, everything, grabe. Ang ganda-ganda ng cell namin. Anong revelation, grabe. Nagkainan kami, di ba? Tapos, biglang darating po yung tinatawag na, una po yung tinatawag. Una po yung tinatawag na honeymoon stage. Tapos yung tinatawag po, pagtapos ng honeymoon stage, eto na po yung tinatawag na, ha? Conflict stage. Para mag-asawa, pag bagong kasal, ang saya-saya. Everything blue. Pero pag dumating yung conflict stage, everything dark. Ganon din. Unang sama mo sa grupo, paborito ka ng grupo, at sino ito, nung unang pasok mo sa cell, tuwan-tuwa ka kasi para kang pambira, grabe, lahat, kinakamayan ka. Tagasahan ka. Para kang sentro. Ang sarap sa cell. Grabe. They love me so much. Pero nung tumatagal na, dumarating na naglalabas na iba ugali, yung conflict stage. Allah, kung ano na sinasabi sa no, conflict stage po ang tawag doon. At dumarating po talaga yun. Ito yung panahon, mga minamahal ko, na kailangan na extend ang love, extend ang mercy, extend po yung understanding. Bakit po? Pinagsama-sama tayo. Yung conflict stage, mga minamahal ko, mahalaga na matawiran. Ang nalulungkot lang ako, marami po mga Kristiyano hindi nakatawid ng conflict stage. Pagkatapos ng conflict stage, yung community stage. Ano po yung community stage? Ito po yung stage ng mga minamahal ko. Ang dami ng pinaglabanan, nag-away na kayo ng cell leader mo, nakaaway mo yung katabi mo, naaway mo na lahat ng mga bumubuo ng cell nyo. Pero nagkaintindihan kayo, nagkaunawan kayo, nagmahal lang kayo, ang tawag doon ay community stage. Kaya nyo nang tanggapin yung mga
Yung inyong mga differences, kinaya ng tanggapin. Na kapag pag nasaktan, yun na yung mga nag-uusap. Bro, na-open mo ako eh. Oh, ganun ba? Hindi ko alam eh. Ay, sorry. Yan. Ano na yan? Medyo community stage. Kasi nagpapatawaran. Pero pag mga hindi nag-uusap, sell tayo. Sin mood lang. Sell ba ako? Hindi. Offended eh. Tumatagal po yun. Tingin siya sa akin. Pero pag na-overcome natin yung conflict stage, masaya na po yun. Ano po yun? Sa kabila na nakita natin, maugali natin, nagkasakitan tayo, pero may kakayanan tayo magpatawaran sa isa't isa. Te, pinatatawad na kita, patawarin mo rin ako. Ya, sorry ha, na-open ka to, patawarin mo ako. Ito na yung panahon na sinasabi. We need to forgive one another. Kaya natin magsama-sama. Amen? Yung po yung community stage. Ang kasunod po nito, yung tinatawag na fruitfulness. Ito na po yung tinatawag na paglago. Itong church na ito, dumadaan po ito sa conflict stage. Ang aking panalangin, huwag tayong tumagal sa conflict stage. Kasi pag tumagal tayo sa conflict stage, maubos tayo pare-parehas. Tingin sa akin, church! Lagay mo sa puso at isip mo, yung kapatid mo, hindi yung perfecto, masasaktan tayo minsan, ma-open tayo ng mga tao. Kahit sa kapunta mo, open ka. Pero dapat may kakailan ka magpatawad, nasa kabila na nasaktan ka, magkukumit pa rin ako sa'yo. Bakit? Unang-una ako nakakumit sa kanya bago ko nag-commit sa'yo. Huwag natin idamay ang Diyos sa problema natin. Iba ho yung problema natin dito, iba yung problema rito. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uutos sa atin na tayo magmahalan. Amen. May kausap po ako. Itong huling panahon nito, pag nanawagan ka sa church na may gawain ang mga Kristiyano. Kaya minsan ako'y nalulungkot, no? Yung ibang mga kulto, pag nagpatawag ang leadership ng pananambahan, lahat ng tao nasa church. Bukod tangi ang Kristiyano mga minamahal ko. Na pag sinabing, oh, may ano tayo. May kanya-kanya tayo mga utak na against sa tinatawag na. Alam niyo sa tingin sa akin, kung may magkakaisa ng totoo, tayo po yun. May kausap po ako. Ikaw at ako po yun. Dapat tayo mismo nakikisa. Bakit? Pwede ba kita matanong? Paano nakikita ang church? Pwede ba ako magtanong sa'yo? Gusto ko muna i-check yung ano mo, yung isipan mo. Paano mo nakikita itong simbahan na ito? Paano mo nakikita yung pastor mo? Paano mo nakikita yung katabi mo? Nakikita mo ba ito bilang isang pamilya? Naya ako, taga-video ako, pamilya ako ng Better Global Outreach. This is my bloodline. May kausap po ako. Pag hindi mo nakita na bahagi ka ng simbahang ito, hindi ka magkukumit dito. Church, walang visitor sa BGO. Ang visitor lang ho natin, mga minamahal ko, yung mga bagong dumating dito nakaraan, kasama po ng kapatid natin, tsaka si Marvin. They are visitor kasi first time ho nila. Pero tayo nandito, hindi na tayo visit. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba yung visitor? Church, hindi na tayo ini-invite. Tingin sa akin, ini-invite visitor. Pero tayo mga Kristiyano, hindi na natin ini-invite. Bakit? Pamilya ko, bahagi ako ng pamilya. Kahit hindi mo ako imbitahin, darating ako because this is my family. May kausap po ako. Hello? Kailangan natin basagin mga kaisipan natin na ano, na church, tingin sa akin, wala tayo sa religion. Hindi tayo bahagi ng relihiyon ni Monching. Si Monching na naman nabanggit ko. Hindi po. Ito po ang tunay na iglesia ni Kristo. Dito ka una nag-commit. Bago ka nag-commit, love your God, love your neighbor. Kaya gusto ko i-shake tayo mga minamahal ko, church, paparating na po si Kristo. Huwag po natin hayaang madatnan tayo na bugal-bugal tayo, hati-hati tayo. Wala tayong pakialam sa isa't isa. Hindi po Kristyanismo tawag dyan. Ang tawag po dyan ay religious differences ng mga religion. Church, tingin sa akin, pag nakita ho ng Panginoon ang mga tao sa church, they love their church, they love one another, the presence of God will stay in the church. Bakit po? Kasi nagmamanifest po yung tinatawag na totoong pag-ibig ng Lord kasi nakikita ho ng Panginoon ang mga tao sa loob ng simbahan, they love one may kausap po ako. Salamat po. Isa-isa na lang kausap ko. Kaya dito po mga minamahal ko, nakislide. Sabi po ni John, ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan na para lumagpas ka na.
ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit na popuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Ulitin ko po ito. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, tingnan niyo po ito. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit na popuot naman ako sa kanya, napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya kaya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Kaya po kapatid, tumingin ka sa akin, the moment sa sinabing mahal ko ang Diyos, dapat mahalin mo kapatid mo. Ulitin ko po ito, sabi ho ni John, kung yung katabi mo na nakikita mo, hindi mo kaya ibigin, hindi mo kaya ibigin yung Diyos na hindi nakikita. So ibig sabihin, ang testing po ng love na minamahal ko ay nandiyan sa katabi natin, nasa simbahan pong ito. We need to love God and to love other people. Kaya dito mga minamahal ko, tayo po ay inutusan. Pakisabi nga po, inutusan. Isa po, inutusan. Hindi po ito gusto ni Alan. Ako po ito pag-utusan lang din at ang commandment sa akin, mahalin ko kayo. Ang commandment sa'yo, ang commandment katabi mo, mahalin mo katabi mo, mahalin mo na sa harap mo, yan po ay utos. Hindi po ito suggestion. Siguro maganda kung ibigin nyo isa't isa, mukhang maganda eh. Hindi po ganun. Sabi na Lord, mahalin mo kapatid mo, period. Hindi na sinabi mahalin mo pag mabait. Hindi sinabi mahalin mo pag ikaw ay binibless. Hindi sinabi mahalin mo pag tinutulong. Hindi po. Sabi ng Biblia, you must love one another. That Christianity. May kausap po ako. Sana po magkaroon ng rema sa puso natin pare-parehas ito. This church, I belong to this church. This is my spiritual family and I will love this church. Tingin sa akin, pag ito po hindi mo tinuring na pamilya mo, isang araw pag na-open ka, mawala ka ho dito, maniwala ka ho sa akin. Kasi po, wala ka. Tingin ka, church, ito nakakatuwa. So ito, marami kayong magkakapatid. Nung mga bata kayo, wagas kayong mag-away. Pero pag gano'n dito, halos magsuntukan kayo. Di ba? Nawala ba yung pagiging magkapatid nyo? Di naman eh. Magkapatid pa rin kayo kahit na kayo nagdidigmaan eh. Pero matindi, nasa loob pa rin kayo ng bahay. Diba na kahit nag-aaway kayo palagi, ate, kinuami ka nito. Hindi alam mo na ba yan, lagi mo, pero magugulat ka, hindi kayo naghihiwalay. Hindi yung nakaisipan, alis na ako, bakit? Si ate na-offend ako. Walang ganun. Diba? Ang pamilya nga, kahit nga parang, imagine mo to, kahit antindi ng pamilya natin, ang pangit, pag naargabyado kuya mo, makipagpatayang para sa kanya. Kasi, pamilya mo. Pag ginanong mo kayo sa Kristyanismo, ganun din po rito. Hindi ko sinasabi makipagpatayan tayo sa mga tao. Ang sabi ko lang dito, kailangan tayo magmahalan bilang magkakapatid. Amen? Kung ano yung pinapagawa ng tatay natin? Eh, pamilya ko yan, eh, yan ang galaw ng tatay ko. So, gagalaw kami pare-parehas. Kasi sabi ng tatay ko, tatay nating lahat, yung tatay mo na nagpapahala sa'yo araw-araw, yung tatay siya na iningatan ka araw-araw, yung tatay mo na binabantay ka araw-araw, yung tatay mo na hindi nagsasawang pagpalain ka at hindi ka kinukuha ng hininga, ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, ng tatay mo, you must love. Susunod, aalis. Kaya po, itong huling panahon na ito, panawagan po ito ng Panginoon sa church. Nakakatanggap tayo ng pag-ibig ng Lord. Kaya po, ang ano natin, topic natin, the love of God, we receive the love of God, meron tayong kaya ibigay. Kaya natin pagtsagaan yung mga kapatid natin, kaya natin pagtsagaan yung mahihina. Tingin sa akin, ano ba masaya, masarap, inuunawa o nang umuunawa? Ulitin mo, sino rito gusto mo, inuunawa ka, umuunawa? Mas masarap po yung umuunawa kasi inuunawa. Ang pinakamahirap sa lahat, ang tagal na natin Kristiyano, inuunawa ka pa rin. Dapat sa inuunawa, makalabas ka doon na dumating ang punto na ikaw na uunawa. Ibig sabihin, nagmamature tayo pare-parehas. Sabi ng Panginoon, God's love command us to love each other. Panganim sa huli. Panghuli. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng buhay ng tao. Ito ang pinaka gustong-gusto ko eh. Yung love of God, meron siyang power to change us. Not to change us. Sabi po ng verse. Sabi nga ng verse. Tayo umiibig sapagkat Diyos ang unang umiibig sa atin. Bakit daw tayo umiibig? Kasi may naranasan tayo. Okay? Kaya tayo, kaya natin tumanggap. Kasi we receive something. We receive the love of God, the agape love of God. Kaya meron tayong napapasa. So may nagbabago. Pakisabi nga po, may nagbabago. Isa pa po, pag nagbabago. Dito na ako magtatapos.
Sa Bible po, ang gustong-gusto kong karakter po ng sa Bible, bukod kay King David, ang dami magagaling na tao sa Bible, pero meron akong isang babae na hinahangaan sa Biblia. Ang pangalan niya po ay si Mary Magdalene. Mary Magdalene, mga minamahal ko, grabe po itong tao na ito. Si Mary Magdalene, siya po ay, kanina nabanggit ko na ng pahapyo, si Mary Magdalene, siya po ay hostess, no? Siya po ay kilala sa lugar po nila bilang parang asawa ng bayan. Pag ganun po reputasyon mo, naku, wala ka mula mo kang iharap, kadalasan siguro labas mo neto gabi. Bakit po sa tuwing naglalakad ka, pinag-usapan ka ng mga tao, bakit po? Kasi ikaw po ay tinatawag na hostess o asawa ka ng bayan. Try to imagine, yung asawa ng kapitbahay mo pupunta sa'yo para aliwin mo, siyempre yung kaisipan ng mga tao iba. Kaya po ang reputasyon nito, grabe. Pag tinignan mo po ito, siya po yung tinatawag na babae na wala nang halos na kaibigan, wala nang halos na tinatawag po na makakilala, hindi na pinapansin. Rejected po ito, mga minamahal ko, sa kanilang lugar. Bakit po? Dahil po sa kanyang tinatawag na trabaho. At ang sabi ganun, mga minamahal ko, ito si Mary Magdalene, kung di ako nagkakamali, no, siya po yung babaeng nahuli sa akto ng adultery. Nagbibigay siya ng aliw, nahuli ang ano, kinalagad siya ng mga tao, dinala sa harapan ng Panginoong Hesus Kristo. At sabi ganun, ayon sa kautusan, dapat siyang batuhin, nahuli ng tinatawag ng adultery. Sabi ng Panginoon, may dalang mga bato yung mga tao, yumuko siya. Sabi ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Yung mga tao, mula sa bata, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Unang umalis po yung mga bata kasi mas konti ang kasalanan nila. Ang unang umalis po yung mga matatanda kasi ang dami ng kasalanan ho nila. And then, naubos ang mga tao. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nasaan yung mga tao? Umalis na. Sabi ngayon, humayo ka at huwag ka na muling magkasala. Sabi po ng Biblia, si Mary Magdalene po, ang kinasaot ni Jesus dito ay pitong espiritu. Kargado po ito ng lasko, kargado po. Ganun po yung kanyang reputasyon. Ganun ang kanyang reputasyon. Walang tao magtitiwala, walang taong iibig, walang taong aabot, wala, basag, durog, in pain, broken. Lahat ata ng pwede maranasan, isang taon naranasan po niya. Pero tingin sa akin, nung ma-encuentro niya po ang pag-ibig ng ako, kung titignan mo po ito, malamang po yung panahon na adultery, mga minamahal ko, na nahuli siya, na dapat siyang batuhin, mga minamahal ko, ang sabi ni Kristo, sino may kasalanan, siya unang bumato, nag-alis ang mga tao, at walang bumato sa kanya, either me, I will not condemn you. Go and sin no more. He received the grace of God, yung love ni Jesus Christ, mga minamahal ko, and everything changes na maranasan yung pag-ibig ng Lord, maranasan niya yung agape na pag-ibig ng, bakit sa akin? Walang tatanggap sa kanya. Pero itong teacher na ito, itong tao na ito na kilala, itong tao na may matinding na reputasyon, tinanggap siya. Bilang siya, iniibig siya, sa kabila lang hindi siya karapat-dapat. Ang ganda-ganda ho na itong, ano, ng tawag na ito. Napakagandang ano na ito. Yung impact ng love. Kaya ang pag-ibig ng Lord, transformative, nagbabago talaga ng puso pag naranasan mo. Pag-ibig ng Lord, magugulat ka. Meron palang tatanggap sa'yo bilang ikaw. Meron palang magmamahal sa'yo sa kabila ng ginagawa mo niya. Sa kabila ng ito, may Kristo palang nagmamahal sa'yo. Naranasan po nung Kristo, naranasan po ni ano yun, ni nung babae ni Mary Magdalene, kapatid, sa sobrang tindi. Try to imagine. You are broken. You're in pain. Wala na nakakaintindi sa'yo. Wala na kaunawa sa'yo. Wala na tumatanggap sa'yo. Meron isang Kristo. Sa kabila ng ganun ka, tinanggap ko ho nung Kristo. And everything changes because he received the forgiveness, the love of God sa puso niya. Ano pong nangyari? Ang tindi ng response mo neto, kapatid. Ang bangis nung sila po ay kumakain sa bahay po ni Simon the Leper. Pumasok po yung si Mary Magdalene. May dala po siyang pabango na naghahalaga ng isang taong sahod. Pumuesto sa likod ni Kristo. Tapos, binasag niyo po ito. Binuhusap pa ni Kristo. Napakamahal ang pabango. At habang nakaganon siya, try to imagine the scenario. Nakaluhod siya, pinaksin pabango. Tapos, yung buhok niya po, ito po yung pinantutuyo niya doon sa pabango, na habang ginagawa niya, iyak siya ng iyak. Why? Kasi naintindihan niya
na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa kanya ng labis. Everything changes. Tingnan niyo sa akin. Pag naranasan natin ang pag-ibig ng Lord, may nagbabago. Ulitin ko po ito. Pag nararanasan natin ang pag-ibig ng Lord, may nagbabago. Kaya sabi, stay in God's love. Alam niyo, nakita ko, kailangan natin bagong karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Bagong karanasan ng baptism ng love ng Lord. Ito pa nakakatuwa. Pagkatapos ng senaryo na yung mga minamahal ko, senaryo, hindi, nung nililitis po si Kristo, lahat ng mga disciple niya nag-alisan, iniwan po siya. Pero si Magdalene, mga minamahal ko, si Mary Magdalene, kitang-kita niya habang halos madurog si Kristo, hanggang mamatay si Kristo, kitang-kita lang mata niya, hindi niya po iniwanan si Kristo, even ang pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, nandodoon po sa mga minamahal ko, kitang-kita na matay yung Kristo, ibinaba, nakita niya po yung Kristo, mga minamahal ko, na ibinalot po ng kayo, dinala po doon sa libingan, mga minamahal ko, hindi niya iniwanan si Kristo dahil po sa laki ng utang na loob, dahil po sa tindi ng pag-ibig na naranasan niya sa ating Panginoong Hesukristo. Everything changes within her. Ito nakakatawa. Namatay si Kristo ng alas 3 ng hapon ng tawag dito ng Biyernes. Sabat kinabukasan, maghapon, wala pong ano. Ang aga-aga Linggo, ang unang-unang babaeng nando doon, si Mary Magdalene. Pumunta siya Roma, minamahal ko, bakit po? Alam niya patay na yung kanyang Lord, pero yung pagmamahal niya ay hindi po namatay para sa Panginoon. Oo, natatakot po siya, pwede siya mamatay, pero na-overcome niya yung fear of death, kahit patayin ako ng tao, gusto kong makita ang bangkay ni Kristo. That's the love na tumugon dahil sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Pumunta siya roon, iyak siya ng iyak, nagulat siya pagbukas niya, bukas yung libingan. Confused. Tapos nakita niya, may isang taong nakatayo. Si Kristo, niya napansin. Akala niya gardener. Ang sabi niya, puno-puno ng pagmamahal. Saan niyo po nilagay ang bangkay ng aking Panginoon? Confused. Hindi niya makilala si Kristo. And then nakakatuwa. Sabi ng Panginoon, woman, why you are crying? Hindi na ano, sabi niya lang, saan niyo po ba nilagay ang bangkay niya? Kukunin ko, gusto ko makita. Hindi pa siya nakilala. And then sabi ng Panginoon, Mary, nung banggit na yung pangalan, pak, busyong, nakita niya si Jesus, yung sobrang, sabi ng Bible, yung ano muna, yung joy, na yung Kristo mo namatay sa krus, inilibing, nakita mo yung Kristo na ito na nagmahal sa'yo, namatay, inilibing, nabuhay na magmuli, the joy, mga minamahal ko, wow, grabe, kaya po yung impact nung ginawa, ito nakakatawa, alam niyo po ba, nung unang panahon, ang mga babae hindi ginagawang testimony po yan. Pag ikaw po ay magte-testimony, hindi pinapaniwalaan ng unang panahon. Kunyari, babae nagsabi, ganito nga, hindi paniniwalaan yan. Yung kultura ng Grego, kultura ng Roma, hindi pinaniniwalaan yan. Pero ito nakakatuwa, nakakatuwa kay Lord. Kung paano ni-reward yung tinatawag na pag-ibig ni Mary, siya po ay ginang witness ni Mary, although hindi ka paniniwalaan ng mga tao, pero gusto ko maunawaan mo, and i-restore ko ang buhay mo. That's the love of God. Kapatid, kung reason na reason lang ang pag-uusapan para mahalin natin ng Diyos, napakalaki ng reason natin. Dito kita mo, napakalaki ng reason natin to love our God. Amen? May reason tayo para mag-commit. May reason tayo para maglingkod. Si pastor po, ang pastor niyo po, actually, lagi sinasabi ito, Panginoon, kahit hindi mo ako bigyan ng pera, maglilingkod ako sa iyo. Kasi hindi ko po kayang bayaran yung ginawa mo sa buhay ko. Alam ko, halos lahat tayo ganun sa simbahan nito. Napakabuti ng Diyos natin. Amen? Napakabuti. Napakabuti ng Panginoon. Kaya may reason tayo para sumamba. Oo, malalamig tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos hindi nalalamig. Oo, magbabago tayo, pero yung pag-ibig ng Diyos hindi magbabago. Ang lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, stay in my love. Come, stay in my love. Pwede ho tayo, tatayo ho tayo, mga minamahal ko.